So, hello mga kapips. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. So, welcome back to Nens TV. At kapag ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, maraming salamat sa pagbisita. Pwede mong panoorin yung iba kong mga videos dyan. So, makikita mo yung mga guide and tips ko tungkol sa pag-aalaga ng mga pugo po. So, sana ay makatulong din yan sa inyo mga kapips. So sa ngayon sa videong to mga kapips, pag-uusapan po natin ang pagbe-breeding ng mga pugo. Sana ay tapusin mo ito at samahan mo ko hanggang sa dulo at sana ay makatulong itong simpleng videong ginawa ko para sa inyo. Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa pag-aalaga ng mga pugo. Gusto ko lang po i-share yung experience ko sa pag-aalaga ko ng mga pugo sa mga gusto ding pumasok sa pag-aalaga nito. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga palaging sumusuporta dito sa channel natin. Sana ay maging successful din kayo sa pag-aalaga ng mga pugo. So sa mga hindi pa nakapag-start dyan sa pagpupugo, simulan mo na. Manalig lang tayo kay God na gabayan po tayo sa pagpasok natin sa negosyong ito. So sana ay makatulong itong simpleng videong ginawa ko. So una mga kapips, bago natin ito simulan, pwede ko bang ipakita sa inyo yung mga ginagawa ko sa buhay. Para lang po ito sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko, sana po ay ma-inspire po kayo sa pag-aalaga ng mga pugo. So tara, panoorin natin mga kapips. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Welcome back mga kapips. Sana po ay nag-enjoy kayo sa mga alaga ko. Sana po ay ma-inspire po kayo sa pag-aalaga din ito. Bago natin talakayin ang tungkol sa pag-breeding ng mga pugo, nais ko muna sagutin yung mga ibang mga katanungan. Marami po akong nabasang mga comment sa channel natin. Sana ay mapanood din ninyo ito. Sana ay makatulong itong mga sagot ko sa inyong mga katanungan mga kapips. So ang unang tanong na sasagutin natin mga kapips ay tanong po ni Sir Jerome De Los Reyes. Shout out po sa iyo sir. Tanong po ni Sir ay good day sir.
From day old po, kailan pwede mag-breed ang pugo? Salamat, keep safe. So sa pag-breeding po ng mga pugo, from day old po, it takes 30 to 35 days po bago po tayo mag-separate ng male at female po. Ang ginawa ko lang is 3 by 1 po. So 3 females at 1 male po. Ganyan po ang paglagay ko sa isang kulungan sa pag-breeding ng mga pugo. Sana ay mapanood mo ito, sir, at sana ay makatulong itong sagot ko. So sa pangalawang tanong na naman, mga kapips, ay tungkol sa tanong ni Sir Julesic Lertido. Pa-shout out po sa iyo, sir. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos ko. Ang tanong po ni sir ay mabaho po ba ang dumi nila? So ang big sabihin po ni sir ay mabaho ba ang dumi ng ating mga pugo? So based of my experience po, sir, mabaho po talaga kapag matagal po nating lilinisan yung puguan natin. So kinakailangan lang natin na maiwasan natin na mababasa po yung mga ipot nila or dumi. Kinakailangan kung nasa 150 to 300 heads lang yung inalagaan mo, pwedeng every 2 days tayo maglinis nito. Ang importante lang talaga na huwag po nating hintayin na mabasa po yung mga ipot nila. Dahil yan po ang one cause kung bakit nababaho po yung mga dumi or ipot ng ating mga pugo. Dahil yan din po ang cause kung bakit nangangamoy at nilalangaw po yung puguan natin. So ganyan lang po, sir. Sana ay mapanood mo itong videong to at sana ay makatulong itong sagot ko, sir. Maraming salamat po. So sa pangatlong tanong naman, mga kapips, tungkol sa tanong ni Sir Axel Cruz po. So pa-shout out po sa iyo, sir. Maraming salamat din po sa panonood ng mga videos ko. So ang tanong po ni sir ay, Idol, pwede ba yung itlog lang na nakukuha sa paitlogan o kailangan mag-pair ng hen o cock ng pugo para mabuhay? So sa pag-breed po ng mga pugo, sir, so kinakailangan talaga na merong babae at lalaki po para po maging fertile po ang itlog nila. At may chance po itong mapisa kapag napasok na natin ito sa incubator pagdating ng na 17 to 18 days po. So hindi po pwede, sir, kung itlog lamang galing sa feeds ng ating mga pugo. So kinakailangan meron talagang magkasamang lalaki at babae para magtalik po sila at yung itlog nila ay may chance po na maging fertile po ito. So ganyan lang po, sir. Maraming salamat po sa iyong magandang tanong. So sa number 4 naman, mga kapips, tanong po ni Sir or Ma'am GD. So maraming salamat din po sa iyo, Ma'am or Sir. Ang tanong po ni Ma'am or Sir ay, Bro, ano ang magandang brand ng layer mask? Based of my experience sa pag-alaga ko ng mga pugo, una na try ko po ay product po ng Filmico, yung tinatawag nating Avemax Laying Mask po. So yan po ang una kong naibigay sa aking mga alagang pugo. At napakaganda po ng resulta niya. Kaya yan po ang ginagamit ko until now po. Napakaganda talaga kasi makapal yung shell niya, then malalaki yung itlog at mataas po ang kanyang egg production talaga. Meron akong kaibigan na nag-recommend sa akin ng ibang product po. So nag-try po ako, mag-order ako ng isang sako sa kanya. Then nadismaya po ako dahil maliit lang po yung itlog. Then mababa talaga ang kanyang egg production po. Kaya bumalik talaga ako sa Filmico dahil mas nagandahan po talaga ako sa resulta niya. Kaya yan po ang aking i-recommend sa inyo na laying mask na gagamitin sa pag papaitlog ng ating mga alagaing mga pugo. Sana ay mapanood mo ito, ma'am or sir, at sana ay makatulong itong sagot ko para sa iyo. So maraming salamat po. So sa number 5 naman, mga kapips, tanong po ni Sir Erlan Sinesa. Ang tanong po ni sir ay, Boss, good eves, ano po ang gamit mong pang deworm sa pugo tapos ilang days na ang pugo bago i-deworm? Then tanong po din ni Sir Arnel Gilliano, good day, boss. Ask lang ko kung unsang tamang edad purgahin ang pugo. Salamat sa tubag. So magkatulad lang sila ng tanong ni Sir Erlan at Arnel. So maraming salamat po sa panonood, sir. Maraming salamat po sa suporta. Hindi po ako nag-deworm or nagpupurga ng aking mga pugo po. Ang akin lang is binibigyan ko po sila ng multivitamins po. Yung katulad ng multilite or electrolytes para lang po maging masigla po yung ating mga pugo at maging healthy po para po malabanan nila yung
paiba-iba pong panahon. Uminit, then bigla namang umuulan. Maraming salamat po sa inyong tanong. So sa pang-anim na tanong naman mga kapips, tungkol po sa tanong ni Sir Kamuti TV. Pa-shoutout po sa iyo, Sir. So ang tanong po ni Sir ay, Sir Nance, ano po FB page mo? Or ano po ang account mo? Marami po kasi akong katanungan. May farm po kasi kami manukan. Hindi po kaya makakaapekto sa pag-aalaga ko ng puguan kung magkalapit lang sila. Tilaok tapos kahol ng aso. Ano po kaya ang maipapayo mo sa akin? Maraming salamat po. God bless. Sana mapansin niyo po itong comment ko. So maraming salamat sa napakaganda mong tanong, Sir. Sana ay mapanood mo ito. Social media account ko po, Sir, ay nasa dulo po ng aking mga video po, Sir. Or Nins Hilot Lumagod po, my personal account. Then Nins TV sa Facebook page ko. Or Itlog Pogo Quail Farming. So sa pag-aalaga ng mga pugo, Sir, based on my experience, nag-aalaga din ako ng mga manok. Ang importante lang talaga, Sir, ay masanay po yung ating mga pugo. Katulad ng sayo, meron ka ng existing na mga manok at gusto mong pumasok sa pag-aalaga ng mga pugo. Importante talaga kapag bumili ka ng de-old po. So kinakailangan na from de-old po hanggang sila ay nangingitlog na, ay masanay na sila sa maiingay sa inyong lugar. Like tahol ng aso or mga tilaok ng mga manok or mga tunog ng sasakyan. So recommend ko lang sa iyo, Sir, bago pa dumating yung mga pugo mo, so, dapat na meron ng nakaready na radyo sa loob ng iyong kulungan para po masanay po sila hanggang sila ay mangingitlog para hindi po sila balaging nagugulat kapag may mga taong bibisita sa iyong puguan. So yan lang po, Sir. So sana ay makatulong itong sagot ko. Maraming salamat po sa iyong magandang katanungan. So sa number 7 naman mga kapips, tungkol sa pagbe-breeding ng mga pugo. So marami pong nagtatanong sa akin kung paano ba ang pagbe-breeding ng mga pugo. Sana ay mapanood ninyo ito mga kapips. Sana ay makatulong ito sa inyo. Disclaimer lang, hindi ako eksperto nito. So gusto ko lang po i-share yung experience ko sa pagbe-breeding ng mga pugo. So unang-una, ang kinakailangan natin is yung lalaki at babae. Or kung wala kang pugo at nakabili ka ng fertile na mga itlog, so ibig sabihin galing sa itlog ng babae at lalaking mga pugo. So kinakailangan, so dapat ay nasa 5 days pababa lang yung pag-store ng ating mga itlog para makasigurado tayo na may chance pa yung mapisa. Kapag umabot pa yan ng mga 7 days up na, hindi na po tayo makakasigurado niyan kung marami talagang mapipisa niyan. So kapag meron ka nang nabili ng mga itlog, mga fertile na itlog, so isa lang natin ito sa ating incubator. Or kapag meron kang mga itlog dyan, nagbe-breeding ka, existing na mga pugo, so recommend natin ito. Gumamit lang ako ng DIY incubator gamit yung styrofoam. So kapag gusto din ninyo ng tutorial sa paggawa ng DIY incubator gamit yung styrofoam, panoorin nyo lang yung previous video ko. Meron akong tutorial dyan. Sana ay makatulong din yan sa inyo. Sa pag-incubate ng mga itlog ng mga pugo, nasa 17 to 18 days lang po ito. So, meron ding napipisa nasa 19 days. So, nakadepende din yan sa temperature or kalaki ng inyong incubator po, mga kapips. Sa akin, nag-set po ako ng temperature sa aking incubator. Nasa 37.2 po to 37.8 po. Kapag bumaba siya sa 37.2, so iilaw po yung bulb natin. Then kapag umabot siya sa 37.8 po, automatic na mag-off po yung bulb natin o yung ilaw natin. So ganyan lang po. Dapat may control tayo sa pagpatay-sindi ng ating ilaw para po maiwasan natin na nababasag po yung itlog or naluluto po dahil sobrang init po sa loob or hindi mapisa dahil sobrang maginaw po sa loob ng ating incubator. So pagkatapos, maghihintay ka lang ng 17 to 18 days po or 19 days po. So dyan po ang due date nila para mapisa na sila. Dahil DIY incubator yung ginagamit ko, everyday at least 3 times a day po ako, binabaliktad ko po yung mga itlog ng ating mga pugo. Dahil hindi po siya automatic incubator po. So at least 3 times a day po talaga. Para po buo po talaga ang pagdevelop ng sisiw sa loob ng ating mga itlog po. So ganyan lang, pagtapos mag-stop po tayo ng pag-ikot ng ating mga itlog kapag 3 days before po ng kanilang due date. Like 18 days, so kinakailangan pag 15 days po, hindi na natin iikutin yung mga itlog ng ating mga pugo. So maghintay na lang tayo na
mapisa ito. At importante na meron din tayong tubig sa loob ng ating incubator for humidity po. Kasi yan po ang tutulong sa mga itlog na mapisa ito. So kinakailangan na madami po yung tubig sa loob ng ating incubator. So ganyan lang po mga ka-peeps. Hintayin lang natin na mapisa sila. Then pagkatapos, kapag meron ng mapisa, so hintayin muna natin sila ng mga 6 to 7 hours po bago po natin sila kunin. Kailangan na tingnan natin na maliksi na sila at ready na po sila na ilipat natin sa kanilang bagong atirahan po. So in first day, tubig lang po ang ibibigay natin. Then kinabukasan, doon po natin itry na bigyan natin sila ng maliliit lamang ng feeds para po turuan na natin sila sa pagkain ng kanilang mga feeds po. Then kinakailangan na gumamit po tayo ng 100 watts po kasi experience ko talaga, gumamit po ako ng lead, so marami talagang namatay na mga sisiyo. So talagang nadismaya ako noon, so, dahil pinasukan ko to, so think positive lang pa rin ako. So kinakailangan talaga na mainit po yung bulb na gagamitin natin. Gumamit po ako ng 100 watts po. So kinakailangan i-monitor lang talaga natin sila. Kapag lumayo po sila sa ilaw, so kinakailangan na abuksan po natin yung trapal para po makapasok yung hangin. Then kapag malaki-laki na sila, pwede na nating palitan yun ng 50 watts or 60 watts ba. Kailangan lagyan sila ng tubig. Then dapat na meron pong maliliit na bato sa kailang tubigan para po maiwasan din natin na lulunod po sila. Yan po ang one cause kung bakit din maraming namamatay sa ating mga sisiyaw. Importante talaga na maiwasan natin na magdidikit-dikit sila. Kasi yan po ang one cause kung bakit namamatay yung iba dahil nasa ilalim na hindi na kaya niyang tumayo dahil natabunan na sila ng mga ibang sisiyaw po. So ganyan lang po sir. Maraming salamat po sa panonood. So sa pangwalo naman mga ka-peeps, last question po. Tanong po ni Sir Dundun Kapili. So maraming salamat din po sa panonood sir. Sana ay mapanood din mo ito. So ang tanong po ni Sir ay, Sir, tanong lang po, ano po ang ibang pwedeng patuka na pampaitlog? Sabi kasi nung sa bilihan ko ng patuka, wala silang laying mass. Tapos ang sabi, Integra daw. Pwede ba talaga yon? So ang gawin mo sir ay samunta ka sa agribit. So sabihan mo yung nagtitinda o yung owner po ng store po na mag-order po ng laying mass po na pang pugo po or pang quail. Kasi wala po talagang display na pang pugo dyan sa kanilang tindahan. Dahil hindi po siya katulad ng mga baboy or manok na marami pong naghahanap niyan araw-araw. Special order talaga ang mga feeds ng mga pugo natin. So dyan lang po sir. Maraming salamat po sa iyong tanong. So mga ka-peeps, maraming salamat po at hindi ninyo ako iniwan. Hanggang dito na lang po mga ka-peeps. At kapag meron pa kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng message dyan sa comment section. At kapag gusto pa ninyo ng mga topic ng tungkol sa pag-aalaga ng mga pugo, pwede bang mag-like ka at mag-subscribe. Then huwag mong kalimutan na pindutin yung notification bell dyan sa ibaba para maging updated ka kapag meron po tayong mga bagong videos na i-upload mga ka-peeps. So hanggang sa susunod na pagkikita mga ka-peeps. See you to my next video. Happy quail farming po mga ka-peeps. Bye-bye. Keep safe everyone.